Calyx point of view. Tahimik akong nakatungo habang nakapatong ang ulo ko sa magkasalikop kong mga kamay na nasa tapat ng aking noo. Sa kabila ng pagiging kalmado, ay parang tinatambol naman ang dibdib ko dahil sa malakas na dibok ng puso ko. Sino ba naman ang hindi matatakot at kakabahan kung ang buhay ng aking anak ay nanganganib na mawala? Kasalukuyan akong nakaupo dito sa waiting area habang inihintay ang paglabas ng doktor mula sa operating room. Pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, ay bumukas ang pintuan ng operating room at lumabas ang babaeng doktor. Nagmamadali akong tumayo at lumapit sa kanya upang malaman ang kalagayan ng aking mag-ina. "Mr. Del Costa, you don't need to worry. Your child is safe." Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, ay pakiramdam ko ngayon pa lang ako nakahinga ng maluwag. "Oh my! Thank you, God!" Ang piping usal ko, abot langit ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa magandang balitang aking narinig. "But your wife is under observation. Hinihintay pa namin ang resulta ng ilang test sa kanya dahil sa bugbog na tinamon ng kanyang katawan. Aalamin pa namin kung gaano kalala ang pinsala nito sa kanyang spinal cord." Malumanay na pahayag ng doktor bago ito nagpaalam sa akin. Ilang sandali pa ay lumabas ang ilang nurse habang tulak-tulak ng mga ito ang isang hospital bed na kung saan ay nakahiga si Solina na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Hinaplos ng matinding awa ang puso ko nang masilayan ko ang maputlang mukha nito. Muling bumangon ang matinding galit sa puso ko dahil sa nangyari sa aking asawa. Ang mga hayop na yon, hindi ko palalampasin ang ginawa nilang ito sa aking mag-ina. Kung nagkataon na namatay ang anak ko, baka mapatay ko rin sila. Ani ko sa aking isipan bago inabot ang isang kamay ng aking asawa. Masuyo ko itong hinawakan at hindi binitawan hanggang sa nakarating kami sa kwarto na nakalaan para sa kanya. Pagkatapos may saayos ng mga nurse ang lahat, ay umukod muna ang mga ito sa akin bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ang mga tauhan ko ay naiwan sa labas upang bantayan ang aming seguridad. Masuyong hinaplos ang mahabang buhok ng aking asawa bago ito pinataka ng isang magaan na halik sa labi. Sa pag-angat ko ng aking mukha, ay siya namang pagmulat ng mga mata ni Solina, kasabay ng paglitaw ng isang matamlay na ngiti mula sa mga labi nito. "Tanda, bakit ang gwapo mo?" Natawa ko sa tinura nito. Sadya talagang ipinanganak na matapang ang mahal ko. Sa kabila ng pinagdaraanan nito ay nagawa pa rin niyang magbiro. "Kumusta na ang pakiramdam mo, mahal ko?" Malambing kong tanong habang patuloy na hinahaplos ito sa buhok. Si baby! Balik tanong nito imbes na sagutin ang tanong ko. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang muka. "Don't worry, ligtas ang anak natin. Mana sa mommy, matapang din na katulad mo." Nakangiti kong sagot bago hinaplos ang impis niyang tiyan. Ramdam ko na nakahinga siya ng maluwag dahil sa sagot ko. Umangat ang kamay nito at inabot ang kanang kamay ko bago dinala sa kanyang kaliwang pisngi. Nang lumapat ang mainit na palad ko sa pisngi nito, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakadama ng takot. Takot na baka mawala sa akin ang babing nasa sinapupunan ko. At takot na baka hindi ko na kayo makita ni baby Zaki." Aniya, nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata habang nagsasalita ito. Lumambong ang mukha ko nang maglandas ang kanyang luha sa gilid ng mga mata. Tumayo ako at mahigpit na niyakap ang aking asawa upang mapawi ang sakit na nararamdaman nito. "Kailanman ay wala nang mananakit sa inyo ng mga anak natin. Sinisigurado ko sa iyo yan." Nangangako kong wika habang hinahaplos ang kaliwang braso nito. "Samantala, wala akong magagawa para sa inyo, Gaston. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa mga kokote ninyo at nagawa ninyong dakpin at i-detain ng asawa ni Gov Del Costa. Paderang binangga ninyo. Sa palagay mo ba'y malulusutan nyo pa ito?" Nang gagalaiti na pahayag ng nakatataas sa kanila, ang general, 10 ng kanyang mga tauhan ay sabay-sabay na nadismiss sa kanilang mga posisyon dahil sa patong-patong na isinampang kaso ni Gov Del Costa. Dahil sa lawak ng connection nito, ay mabilis na naiakyat sa ombudsman ang kanilang mga kaso. Pawang mga nakayuko ang lahat na parang pinitpit na luya. Ang dating tapang ay tuluyang naglaho, bagkos ay kakikitaan mo ng pagsisisi ang kanilang mga muka. Bagsak ang mga balikat na nilisan ng opisina ng kanilang superior. Isa lang ang tanging nauunawaan ng lahat sa kanilang sitwasyon
At iyon ay ang kawalan ng pag-asa na malusutan pa ang malaking problema na kanilang kinakaharap. Malakas na ibinato ni Gaston ang isang bote ng alak pagkatapos nitong sumigaw. Nagpupuyo sa matinding galit ang kanyang kalooban. Isang malaking palaisipan sa kanya ay kung bakit nagawa ito sa kanya ni Agatha. Ngayong wala siyang natatandaan na ginawang kasalanan sa babae. Basta ang malinaw sa kanyang isipan ay ginamit lang siya ni Agatha. Para sa pansariling interes nito, mahigpit na naikuyom niya ang kanyang mga kamay at halos namula na ang buong mukha niya nang dahil sa panggigigil. Nang dahil sa iyo ay nasira ang pangalan na iniingatan ko. Nawala ang aking posisyon at ngayon ay makukulong pa ako. Wala kang kwentang babae, Agatha! Pagkatapos sabihin iyon, ay malakas na sinuntok ang lamesa. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko na lang na mag-isa akong babagsak? Isasama kita, babae. Hindi ka makakataka sa akin. Nanggigigil na wika nito bago tinungga ang matapang na alak mula sa maliit na baso nito. Alam niya na hindi siya makakaligtas sa kamay ni Gov del Costa dahil higit niyang kilala ang ugali nito. Sa isang iglap ay kaya nitong baliktarin ang lahat. Ano nga ba naman ang laban niya sa isang tao na hindi masukat ang yaman, maging ang kaluluwa yata niya ay kayang bilhin nito. Mabilis na nag-isip ng solusyon si Gaston para sa problemang kinakaharap. Nagmamadaling dinampot ang cellphone na nasa gilid ng lamesa at kaagad na tumawag sa bangko upang i-withdraw ang kanyang lahat na pera. Sinubukan din niyang tawagan ng mga kaibigan upang ibenta ang ilang ari-arian. Wala naman siyang ibang isipin kung hindi ang sarili lamang niya. Hiwalay na sila ng kanyang asawa at nasa poder nito ang nag-iisa nilang anak. Mabilis na tinawagan niya ang kapatid sa Amerika upang ma-transfer ang lahat ng kanyang pera sa account nito. Buo na ang kanyang desisyon. Lilisanin niya ang Montenegro at hahanapin niya si Agatha para pagbayaran nito ang kasalanan sa kanya. Bago pa umusad ang kaso, ay mabilis na nakalabas ng bansa si Gaston ng walang nakakaalam. Gaston's point of view. Mula sa malayo ay nakikita ko ang isang babae na napapalibutan ng mga photographer. Lahat ng anggulo ng babae ay kinukuhaan ng mga ito ng larawan. Habang panay naman ang pose ng babae, suot nito ang isang mamahaling damit. Isang linggo na rin akong nakasubaybay sa mga lakad ni Agatha, ngunit hindi ako makakuha ng pagkakataon na makalapit sa dalaga. Habang abala ang lahat, ay palihim kong binutas ang gulong ng service nito, bago matyaga akong naghintay kung kailan matatapos ang pictorial nito. Makalipas ang halos 5 oras, ay nakita ko na mukhang irritable ang magandang mukha nito. Kaagad na pinaandar ang taxi na inarkila ko. Napangiti ako nang pahintuin niya ang taxi na minamaneho ko. Kahit papaano ay hindi na sayang ang malaking halaga na binayad ko para makuha ang taxi na ito. Bumukas sara ang pintuan ng taxi at nakita ko na abala si Agatha sa kanyang cellphone habang prenteng nakaupo. Dinukot ko ang sariling cellphone mula sa bulsa ng suot kong pantalon. Binuksan ko ang isang video mula sa files ng aking cellphone at sinadya kong lakasan ang volume nito upang maagaw ang atensyon ng dalaga. Mabilis na pinindot ang lock ng sasakyan upang hindi ito makalabas. Pouvez-vous servir para basta votre? Can you please lower your... Anito sa wikang Pranses. Ngunit naudlot ang sanay sasabihin pa nito nang mapagnagpo ang aming mga mata. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa labis na pagkabigla. Ilang sandali pa ay naagaw ang atensyon nito ng video mula sa aking cellphone na kung saan makikita ang isang eksena na hubot-hubad ito habang umuungol ng malakas dahil marahas kong inaangkin ang katawan nito. Namutla ng husto ang mukha niya at hindi makapaniwala na muling bumaling ito sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo, magkano ang kailangan mo? Galit na tanong niya sa akin. Relax, malalaman mo kung ano ang kailangan ko sa'yo, kapalit ng pagsira mo sa buhay ko. Seryoso ngunit may diin kong saad. Mula sa salamin ay nakita ko ang paglunok nito at matinding takot ang lumarawan sa magandang mukha nito. Habang nagmamaneho ay patuloy lang na nagpiplay ang video, kaya nangingibabaw ang malakas na ungol naming dalawa sa loob ng sasakyan. Sinadya ko talaga na mag-record ng sex video naming dalawa para sana may souvenir ako mula sa kanya. Hindi ko naman sukat akalain na magagamit ko rin pala ito laban sa kanya. Sa totoo lang ay nadadala na ako sa eksena na nasa aking harapan dahil nagiinit na ang aking katawan. Patayin mo yan! Galit na sigaw niya sa akin. Wala kang karapatan na utusan ako.
At huwag kang magkakamali na gumawa ng problema dahil siguradong kakalat ito sa social media. Banta ko sa kanya na siyang ikinatahimik niya. Ngunit makikita ang matinding pagkabahala sa mukha nito. Ganyan nga, matakot ka. Ani ko sa aking isipan. Nakarating kami sa kanyang kondo ng walang nakahalata na may hindi magandang nangyayari sa pagitan namin ni Agatha. Pagpasok pa lang sa loob, ay kaagad ko na itong pinatuwad sa sofa at hinaklit ang manipis na panty nito dahil naka-miniskirt lang ang dalaga. Malakas na sinampal ko ang pisngi ng puwet nito. Ah! Ano ba? Nasasaktan na ako! Reklamo nito, ngunit wala siyang magawa dahil nakatukod ang kanang kamay ko sa likuran nito habang ang kaliwa kong kamay ay abala sa pagtanggal ng aking sinturon. Ouch! Ano ba? Masakit! Galit na sigaw niya, ngunit hindi ko ito pinansin. Sinira ko ang suot niyang damit kaya tumambad sa paningin ko ang malaking dibdib nito. Ito ang tandaan mo, Agatha. Magmula ngayon, magiging parausan kita. Kaya pagkatapos ko dito ay ayusin mo ang mga gamit mo dahil sasama ka sa akin. Habang ang isang kamay ko ay dumudukot sa bulsa ng aking pantalon. Inilabas ko ang isang box ng pills at kumuha ng isa bago ipinasok sa nakaawang nitong bibig. Inumin mo yan dahil ang isang walang kwentang babae na tulad mo ay hindi dapat magbuntis. Galit kong wika bago umalis sa likuran nito. Agatha's point of view. Isang buwan na rin kaming magkasama sa loob ng maliit na bahay nito. Mula nang magkita kami sa Paris ay isinama niya ako pabalik ng Montenegro. Wala akong nagawa kung hindi ang sumama sa kanya dahil sa pamba-blackmail nito sa akin. Hindi ko kasi inaasahan na may CCTV pala ang buong kabahayan nito. Kaya may kopya siya ng pagtatalik namin mula sa salas, kusina at maging sa loob ng kwarto. Dinala ako nito sa isang maliit na isla na kung saan ay walang kuryente at napakalayo sa syudad. Wala ring ibang tao sa islang ito kung hindi kaming dalawa lang. Simula nang dumating kami dito ay hindi na niya ako kinakausap para lang akong hangin na dinadaan-daanan nito at papansinin lang kapag kailangan niya ang aking katawan. Tumayo na ako at inayos ang aking sarili. Mabilis na tinungo ang maliit na kusina na kanugnog lang ng salas at kwarto. Yari lang sa pawid ang bahay na ito at halos kasing laki lang ito ng buong kwarto ko sa kondo. Wala kang makikita na anumang gamit maliban lang sa mga bangkong kahoy at maliit na mesa kung saan kami kumakain. Pagdating sa kusina ay inayos ko na ang lahat ng kinakailangan ko upang maghanda ng aming kakainin para sa pananghalian. Kahit galit sa akin si Gaston, ay hindi naman niya ako ginugutom. Ngunit pinaparanas niya sa akin ngayon ang mahirap na pamumuhay dito sa isla. Sa tanang buhay ko ay never akong nagluto at naglaba, kaya halos maiyak ako habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Puro sugat na kasi ang mga kamay ko, at ang dating makinis at maputi kong balat, ngayon ay puro peklat na. Ang mga kuko kong alaga sa linis at nakukulayan ng mamahaling cutics, ngayon ay sira na. Hindi na ito tulad ng dati na mahaba dahil mas pinili ko na ikat na lang ito ng sagad. Siguradong hinahanap na ako ng aking pamilya. Ngunit anong gagawin ko? Ni hindi ko alam kung nasaan kami. Wala ring silbi ang cellphone dito dahil halos isang buwan ng lobat ang cellphone ko. Isa pa, siguradong walang signal sa lugar na ito. Hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako habang nagagayat ng gulay. Hanggang sa isalang ko na ang mga ito sa kalan na tanging kahoy lang ang nagsisilbing gatong. Pinahid ko muna ang luha sa aking pisngi at ilang minuto ang pinalipas ko nang tingin ko ay luto na ito at saka ko palang ito hinango mula sa kawali. Tinungo ko ang maliit na banyo upang maligo dahil kanina pa ako nanlalagkit. Suot ko ang isang mahabang duster at lumabas ako ng banyo ngunit wala akong suot na pangilalim. Halos araw-araw na lang sinisira ni Gusto ng suot kong panty. At ngayon ay dalawa na lang ang natira. Kaya halos sa pang-araw-araw na pamumuhay ko dito sa isla, ay nakasanayan ko na yata ang hindi magsuot ng panty. Pagkatapos maligo ay muli akong bumalik sa kusina upang ihanda ang aming pagkain. Kasalukuyan kong pinupunasan ang lamesa, nang biglang sumulpot ang dalawang matikas na braso ni Gaston mula sa aking likuran. Pumulupot sa baywang ko ang kanang braso nito, habang ang kaliwang kamay niya ay abala sa paghuhubad ng suot kong duster. Halos araw-araw na lang na ganito ang ginagawa sa akin ng lalaking to. Kung saan siya abutan ang libog sa katawan, ay doon niya mismo inaangkin ang katawan ko.
Kinabig ako nito padapa sa lamesa na may kaliitan. Naramdaman ko nang ibaba niya ang suot na short at inilabas ang kanyang alaga. Tirik ang araw ay marahas na inaangkin ako nito sa ibabaw ng maliit na mesa. Halos umuga ang lamesa at sa tingin ko ay anumang oras ay maaari itong masira. Ano ba Gaston? Nasasaktan na ako! Galit kong sigaw nang walang pag-iingat na naglabas-masok ito sa aking lagusan. Halos isang oras lang ang lumipas simula nang tigilan ako nito. At eto na naman siya na parang walang kapaguran. Marahas na ungol ko nang mahigpit na sa bunutan niya ang mahaba kong buhok kaya napatingala ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo itinukom yung bibig mo. Wala akong nagawa kung hindi ang kagat-labi na tanggapin ang lahat ng ginagawa niya sa akin. Tanging marahas na pag-ungol lamang ang kaya kong gawin sa tuwing nasasaktan na ako. Ouch! Masakit! Naluluha akong reklamo sa kanya nang kagatin nito ang balat ko kaya sinikap kong makawala. Ngunit inipit niya ang aking katawan gamit ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang segundo ay inalayo niya ang katawan sa akin. Saglit na sinipat ang hubad kong katawan bago ako nito tinalikuran. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang aking duster bago baliwala na hinagis ito sa akin. Sunod na dinampot nito ang maong na short niya na nasa lupa. Nakita ko na tinungo nito ang banyo, kaya nagmamadali kong inayos ang aking sarili. Inihanda ko kaagad ang pagkain sa lamesa para hindi siya lalong magalit sa akin. Lumabas si Gaston ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan nito. Mabilis na ibinaling ko ang aking tingin sa ibang direksyon. Iniiwasan ko kasi na magtama ang aming mga mata. Umupo kaagad ito sa bangko at hindi man lang nag-abala na magbihis. Napansin ko na nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. My God, Agatha! Wala ka na bang ibang alam na lutuin, kundi pritong itlog, pritong isda at pritong talong? Prito na nga lang sunog pa! Anito na may halong inis. Anong gagawin ko kung hindi talaga ako marunong magluto? Bakit ba kasi hindi mo pa ako pakawalan? Nakita mo naman na wala ka nang mapapala sa akin. May katarayan kong sagot. Ngunit isang matilim na tingin lang ang ipinukol niya sa akin, kaya mas pinili ko na lang ang manahimik. Akala ko ay itatapon niya ang mga pinaghirapan kong lutuin. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na kinain pa rin niya ang mga niluto ko. Himala! Samantalang noong una, lagi niyang ibinabato sa harapan ko ang mga pagkain na inihahanda ko sa kanya. Tatanga ka na lang ba dyan? Naiinis na tanong niya sa akin, kaya mabilis akong tumalima. Umupo ako sa tapat nito at sumandok ng kanin mula sa maliit na kaldero. Napangiwi ang mukha ko nang malasahan ko ang pait ng talong. Mabuti pang talong ng lalaking to masarap, pero ang talong na ito ay parang nalasahan ko na ang sama ng aking loob. Aniya mula sa aking isipan. Niluwa ko ang talong na nasa aking bibig at inilagay sa gilid ng plato. Inabot ko ang itlog ngunit maging ito ay hindi maganda ang kinalabasan. Dahil nagmuka itong nilamas dahil sa durog ang pagkakaluto nito. Mabuti pa ang itlog ng lalaking to, ni hindi man lang mabasag-basag para matapos na ang kaligayahan nito. Bulong ko sa aking sarili bago palihim na sumulyap kay Gaston. Napansin ko lang na parang ganado yata ito sa pritong itlog. Naiinis na kinuha ko ang itlog at masama ang loob na sinimulan itong kainin. Ngunit mabilis ko rin itong iniluwa dahil napakaalat. Kailan ko ba mape-perfect ang pagluluto nito? Halos hindi ako nakakain ng maayos kaya nagkape na lang ako.